Aiko, ibig bang sabihin hindi ito nadidetect sa ordinaryong COVID-19 testing? At ano pa ba ang karakter nitong sublineage ng Omicron? Yes, Ella, hindi basta-basta na de-detect itong sublineage ng Omicron variant na BA.2 sa mga ginagamit na RT-PCR test. Ngunit masyado pang maaga para sabihin na may malaking banta itong dala at kakalat din ayon sa mga eksperto. Ella, ang mga kaso din anila sa South Africa, Australia at Canada ay may sublineage nitong BA.2 o ito nga ang tinatawag ngayon na Omicron's sister. Samantala, ayon naman sa World Health Organization, mabilis ang pagkalat ng Omicron variant. Katunayan, ito ay nasa 57 bansa na sa ngayon. Ayon pa sa WHO, Ella, patuloy na pinag-aaralan ngayon ng Technical Advisory Group ng WHO kung may kailangang baguhin sa mga COVID-19 vaccines dahil sa epekto nga nito sa bisa ng mga COVID-19 vaccines. Ngunit nananatiling makapagbibigay pa rin anya ng proteksyon ang mga COVID-19 vaccines anuman ang brand ng mga ito, lalo na ang mga booster doses. Ella, dito sa Pilipinas, naniniwala ang mga health experts na makapasok man ang Omicron variant, mas madami na ang mga Pilipinong may proteksyon kontra COVID-19, lalo na at nagsimula na rin ang pagbabakuna ng booster dose. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Aiko, sino ba ang karaniwang pwedeng tamaan ng Omicron, yung prone na tamaan ng Omicron? Yes, Ella, bate nga dito sa mga lumalabas na ulat sa South Africa at maging sa mga bansang may kaso na nito, karamihan ng mga tinatamaan ay yung mga 50 taong gulang pababa o yung mga kabilang sa working age group at 10% rin ng mga kaso sa South Africa ay mga kabilang sa children's population. At mayroon ding mga ulat, Ella, na ang mga talagang tinatamaan itong Omicron variant ay ang mga hindi pa talaga bakunado. Kaya naman pinapayuhan ang lahat na hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID-19 vaccine na magpabakuna na. Lalo na dito sa Pilipinas, meron pa tayong parating na second round ng National Vaccination Drive sa December 15 hanggang 17. At prioridad dito yung mga hindi pa talaga nakakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccine, Ella. So meron na ba tayong balita, Aiko, na po pwede nang magpa-booster ang general population? Yes, Ella, may inilabas naman ng guidelines ang Department of Health patungkol nga dito sa booster dosing ng general population. Kailangan lang makipag-ugnayan ang ating mga kababayan sa kanilang local government unit upang malaman ang kanilang schedule at kung kailan sila maaaring i-line up. Pero sa ngayon, Ella, prioridad pa rin na mabigyan ng booster dose yung mga kabilang sa A1 hanggang A3 sector. Ngunit meron naman ng ibinaba ang pamahalaan na maaari na rin simulan, depende yan doon sa magiging rollout nga sa bawat local government unit, Ella. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City.